I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put... Welcome dito sa pinakauna nating podcast. Ayun nga, ako ang inyong lingkod, Bisayang Dako. Nandito tayo ngayon sa pinakabagong kaaabangan ng mga OFW dito sa Middle East. At ang kasama ko, in the right corner, Kabossing. Yun, maraming salamat sa mga KSP. Kahit sino pwede. Yun. Ngayon, di ko na papahabain to. Bisayang Dako. Papakilala muna. Sino? Yung nilalang. Nilalang na pinakamalupit dito sa abroad. Isa sa mga pogi, tisoy, at pinaka-controversial na tao sa balat ng lupa. Dodong Tisoy. Ano dong? Ayun, nilalang talaga. Oo, ayun, syempre. Kabossing. Ayun, ito po ang inyong lingkod, Dodong Tisoy. Yun. Dito lang tayo sa kahit sino pwede. Ayun. Kabossing, ano masasabi mo pa? Bakit parang naka-jacket kayong dalawa? Hindi, na, ngayon ko nararamdaman yung init. Eh. Parang pang-action star kasi ito yung... Yakim, bakit? Ako yung kumanta ng ano eh, Laksalayaw. Oh, yun. Oo nga, yun nga. Mike, ano po? Sample. Laksalayaw. J-Prox. So yun, yan, kasama ko si Kabossing at saka si Dodong Tisoy, kami ang nasa likod ng KSP. Yo. Kaya nga, anong tawag dito? Yung elementary ako, parati akong may ribbon. Ayun. Most talkative. Talkative. Kasi akala ko lahat ng medalya nakahakot mo. Ay, hindi. Alam mo, Dodong Tisoy, kaya siya most talkative. Nag-e-exam sila. Tatanungin teacher. Mama na po yung sagot. Tinatagpo natin ay yung itong KSP. Teka, ulit. Okay. Ulit. At yung nabansagan namin yung KSP, napag-usapan na po natin, nabuo natin tatlo. Ito, kami po ang sa likod nito, ang core team. Ito po ang yung lingkod, Dodong Tisoy, at si Design Dako. Ayan po, maralaman niyo po dito tungkol po ito sa isa sa mga buhay at karanasan ng mga simpleng overseas Pilipino. Sayang Dako. Oo, Kabossing. Natitighay na ako sa sobrang haba eh. Kaya nga eh. So, anyway, kailangan nating i-emphasize doon sa ating mga viewers kung ano talagang ibibigay natin. Mga ka-KSP dyan, hindi po nagagalit si Dodong Tisoy. Ay, ganyan talaga. I-reveal ko na ba? Ang alin? Buti, nakuha nga natin to eh. Kaya nga eh. Pinag-aagawan to eh. Uy, biruin mo, lahat ng mga agaw dyan, nagsara na. So, ayan. Yung kahit sino. Kahit sino. Pwede. Ay, naiba. Naiba? Oo. Bakit? Kahit sino pwede. Ayun. Sige, short method na lang tayo. So, ito na mga katisoy. Ito na. Ipalabas mo na. Direct. Kailangan daw mag-abroad. Kasi mas maganda daw ang mga trabaho at oportunidad doon. Hanggang kailan ba tayo maging OFW? Napakagandang tanong. Mga magulang mo, kahit pa sabihin natin na yung budget natin para sa bakasyon natin hindi ganun ka sapat. Pagdating mo ng Pinas, doon mo makikita yung saya, yung sarap sa pakiramdam na nakasama mo ulit ng pamilya mo. Pasalamat ako na mayroong isang tumulong sa akin na iangat yung buhay ko. Sinasabi nila walang forever, pero meron pa rin forever darating. If God is the center of your family or your relationship, posible lahat na magmahalan kayo na forever. Ganun. Bago kayo pumasok sa lugar ng papasukan nyo, kung anong klaseng skill dyan papasukan nyo, bago kayo mag-abroad, alamin nyo muna kung magiging maayos ba yung sitwasyon nyo, kung meron ba kayong mga matitirhan, meron ba kayong may mga free dyan na mga yung sagot ng kumpanya. Kailangan, alamin nyo muna kung okay ba yung magiging amo nyo, nakikipagkontakan kayo. Dyan pala kayo sa Pilipinas, makipagkontakan na kayo sa amo nyo para kahit papano na meron na kayong communication na ganito pala yung amo ko, mabait, kahit papano, ibibigay yung tamang sahod bago pagdating mo rito sa bansang pinuntahan mo para kahit papano meron na kayong idea na hindi kayo magiging kawawa dito sa lugar na papasukan nyo. Ganon. Yung pagod talaga is nandyan lang palagi. Tulog ka lang, di ba? Wala na yung pagod. Hindi naman tayo dito nagbabakasyon lang. Nagsasakripisyo tayo dito sa mga homesick. Kahit may sakit nga tayo, nagjo-duty tayo, di ba? Huwag nyong iisipin na madali ang pagiging OFW na isang ganyan lang pera agad. Dadaan ka sa butas ng karayo. Huwag mong iisip pwede. Nakita nyo na yung huli?
Sino yun? Inaapangan mo lang pala yung sarili mo. Kaya pala si Dodong Bisayang Damo. Nakaganon lang siya. Pinapanood niya pala yung sarili niya. Inaapangan niya sa uli. So yun nga mga ka-KSP, nakita nyo naman ang mga kaibigan nating mga OFW nagsalita sa kanilang experience. And yun nga yung kaganda na talagang kahit dun pa lang, di ba? Parang natakil na lahat yung mga pangangailangan simula sa Pilipinas hanggang nandito sa abroad. Ang hirap pala ng podcast. Kanina pa ko na eh, bak, kanina pa tayo nagkakape. Bakit parang ibang pakiramdam ko? Usapang OFW, nauwi tayo sa ibang usapan. So, yan. Di ba iba mga kababayan natin dito? Nanegosyo sila dito. Tapos yung iba naman, talagang yung mga kababayan natin na nahihirapan mag-ipon kasi nga yung mga pang-araw-araw na tustos sa pamilya. Yun. So talagang minsan mahirap mag-ipon. Pero alam mo, nakakalungkot din minsan isipin na marami tayong kababayan na hindi pinalad. Mayroong mga kababayan natin na... Huwag ko yung galawin si Iron Man. Ito talaga, papaluin ko na yung kamay mo. Hindi, gusto ko lang galawin. Alam mo, alam mga ka-ESP ho dyan, tatali ko na ho ito eh. Ayun, mayroon tayong mga kababayan din natin dyan na ups and down din. Hindi naman lahat ay sinuwerte. Bisayang Dako, Dodong Tisoy, sabi nga nila, lagi natin pagpapasalamat sa Diyos yung pagising nating sa umaga, yes, yung meron tayong hininga. Yun. Diba? No. Ibig sabihin, nun, meron pang mga susunod na friend, kaibigan o barkada. Natotoo. Totoo. Kaya, totoo. Kaya nga sa sabi nga nila sa English, ano? Trust a few, fear the rest. But, abangan nyo po, hindi lang po mga lalaki. Kung may dalag? Kung may dalag, may dilag. Ayun. Siyempre, inahanda at niluluto pa namin para sa inyo. Nandito po kaming tatlo para paalam sa inyo na nandito na kami. Ayun. Parang dapat... dapat alam sa inyo. Dapat ayun na ba, ayun, magtatapos na tayo sa ating na maikling nakakapagod din pala to. Sa mga KSP dyan, may mga YouTube channel din po pala kami. Arthur Caraig, Gabossing, Dodong Tisoy Official. Akin naman po ang YouTube channel ko po, Kim Neri Bisayang Dako. Supportan niyo din po ang aming, meron pa ko lang. Sino? GCash number mo. Hindi ko nga nalagay yung GCash dito. Sa susunod. Basta sana po supportan niyo po kami sa inyong pag-like, pag-follow at pag-share. Masaya na po kami doon. Maraming salamat po sa inyo. Ulit, thank you very much. Kita-kits po tayo sa susunod na podcast at mga programa namin dito sa KSP. Yun. Mga final words. Ayan. OFW ka ba? May istorya ka sa buhay? Dito, kahit sino, pwede. Ayun. Yun ang niintay ko palagi kaya nakaganyan niya na ako eh. Dodong, ayusin mo. Hindi mo man pinagsalita si Kaposi. Hindi, okay lang. Alam mo kung bakit. Bakit? Umahanga ako sa kanya eh. Bakit? Kaya lang naninibago ako eh. Bakit? Yung style na kahit sino, pwede. Ay, gusto ko Bisaya talaga. Maraming salamat po. Hindi na. Sige. Ulitin ko pa ba? Sige, kasi ulitin mo. Yung gusto ko yun, ha? Sige. Oh, yun. Sige na, ito na. OFW ka ba? May istorya sa buhay? Dito, kahit sino, pwede. Ayun. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.